Alright folks, napakinggan ko lahat kung ano yung sinabi ni Raffy Tulfo, yung ina-idol ng sanlibutan, na siya yung feeling niya ay siya na yung judge ng buong sanlibutan. Pero this is really a very very serious case right now, because he's gone too far. He's gone too far. I mean, he went overboard kung ano yung dapat na position niya bilang isang anchor lang ng TV. Okay? Hindi pa nga TV eh, radio. So nagkaroon nga siya ng sariling programa in order to help, pero obviously, wala siyang pakialam kung ano yung feeling ng mga tao kung ang mga ito ay nasasaktan o hindi, because he himself already made the judgment every time na may dumudulog sa kanyang programa in order to resolve a certain issue na bias. Kung dati-dati walang nakikinig sa akin, and I'm so glad, dahil kahit papano na i-voice out ko na rin, because it's been a long time that I have kept quiet. I had shut my mouth ever since na sinabi niya na just ignore Mystica, because she's got a big problem right here. She doesn't need me. She needs a professional and medical help instant. And wow, and that's what triggered the whole world in order to crucify me and to tag my name as baliw, crazy, or any other sort of words like that. Tingnan niyo ang kagagawa niya. Hindi niyo man nakikita na sinabi niya na he is under the kapakanan daw, di ba? He's under the care of the little child. And yet, kung totoo nga naman talaga na he's on the welfare of the little child, bakit niya in-expose nga mismo yung video? Di ba dahil sa pag-expose niya ng video na yun? And that's what really triggered all the buzzers. At doon talaga nila nakita lahat kung ano yung pangyayari doon. So, kung talagang he was really concerned about the little child, about the kid, about the student, bakit niya ipinalabas yun? Ha? Because he was not really thinking about the interest of the little kid. He was just thinking about his own interest, because kung meron nga naman talaga siyang maipakita ng mga ganung mga evidence or whatever, alam niya na magagamit niya para sa kanyang views, di ba? Kasi lahat, anything that he can use, any material that he can ever use in his program, gagamitin at gagamitin niya. Eh, eto naman, dahil ang naakala nila kung hindi sila mag-oo sir, mag-yes sir, yes idol sa kanila, eh akala nila dahil itong tao na to is very powerful enough na kung hindi sila susunod sa kanya, kung ano yung sasabihin niya, katuloy ng ganyan, she was manipulated in order to make a decision. And that's what exactly happened to me. Hindi nakita ng mga taong to. Ngayon, kung ano yung nangyari doon sa teacher na yon, ganun exactly ang nangyari sa akin. And I wasn't given a choice. Siya na mismo ang nagbigay ng two choices. It's either ipapakulong siya or patatanggalan na lang siya ng lisensya. So you have to have two choices. Wow! Siya na mismo ang nagiging judge. Ganun din sa akin nun. Kunwari, pinadala niya ako for a drug test. And so happen na ako naman, sige lang, because I knew myself na hindi naman talaga ako guilty, so why should I resist unless na ayaw ko talaga, because it was my right. Pero dahil para matapos na ito at para na rin walang iintindi ng mga tao, dahil kung sakali man nag-resist ako, which I had all the right to resist because my case wasn't involving in drugs. It was only involving in bullying. Kaya nga ako nandoon, because I was bullied by Niño Barsaga and Drew. Diba? So ngayon, instead sana natutukan niya kung bakit I was there. But instead, marunong siya eh. Alam niya kung ano yung pagpipistahan. And then he made
made already a final judgment right there na if ever na hindi ka makakapasa sa drug test at magiging result ay positive. Meaning to say, hindi kita tutulungan. E paano nga pala kung nagiging positive? So ibig sabihin, hindi na niya ako tutulungan? And then of course, the big humiliation na instead sana tutulungan niya ako nun, kaya nga ako I was there eh. Because in order to be helped, hindi yung in order to be humiliated. Pero lahat ng mga ito, siya na lahat ang director, siya na lahat ang producer, siya na lahat ang hahakod ng views, sa kanya na lahat ang ma-idol. Wow, ang galing, di ba? Ang style mo, Raffy Tulfo Bulok, and I'm so glad that I'm capable of saying this. Total, ikaw na lang nagsabi na baliw ako. Well, sundin natin kung ano yung nasa Biblia. I will choose the foolish person in order to shame the wise. Well, you're claiming that you are the wise, di ba? You're claiming that you are the best. You're claiming na ikaw yung mismong batas. You're claiming na mas magaling ka pa ngayon kaysa sa DepEd at saka mas magaling ka pa ngayon kaysa mga teachers. And you're claiming na mas magaling ka pa ngayon kaysa yung mga tao na nagbasa, especially yung mga parents. Ang galing mo, idol. Punyetang idol ng sambayanan. Pero ngayon, dahil nabas ka, nasaan ang bayag mo? Diba? Ang isang tao, kung alam mo talaga na ikaw ay isang tao na talagang ikaw yung mismong tama, which is you always think na ikaw ay laging tama, eh bakit ngayon umurong ang bayag mo? Nasaan yung bayag mo? Ha? Samantalang last time, diba? Hinamon kita. Alam mo, sabi ko, okay, dahil yung mga bashers ko, sinasabi nila, wala daw katotohanan itong mga pinagsasabi ko. Bakit daw ako nagngangalaiti? Dapat daw ako magpasalamat dahil pumunta daw ako doon, dahil in-entertain mo ako. Well, the truth is, in-entertain mo ako because alam mo na pagkakaperahan mo ako. Diba? I became number one on YouTube. Internationally, number one dahil sa pagpapadrug test mo sa akin. Hindi na ako nakilala as yung pumunta doon because of my issue. Kundi nakilala ako because you humiliated me worldwide. Dahil ikaw mismo yung sumira sa akin. I was there because of my bullying issue. I was there in order to be helped. Pero ikaw mismo ang nag-push para ako'y madikdik at para ako'y mabuli. Ganon ba yung sinasabi mong help? And yet you are claiming na isang pagkakamali lang ito pagkatapos binash ka na ng isang munso. Bullshit! Putang ina ka, Raffy Tulfo. Hindi mo ba alam na kada isang tao na natutulungan mo, isang tao rin ang winawasak mo ang buhay? So kung ilang tao yung natulungan mo, that's equivalent din kung ilang tao yung winasak mo. Putang ina ka. Kulang pa yung pagmumura ko, punyeta ka. Hindi mo alam na katutok ka dun sa bata. Ano ang ginawa ng teacher na yun dun sa bata? Pinalabas siyang pinaupo pa. Punyeta ka. Kung talagang concern ka sa bata, dapat hindi mo pinalabas yung video na yun. Kung concern ka nga, gago ka. Pero, bakit lumala? Kasi nga naman, you didn't fucking care of putting that video right there. Katulad yung ginawa mo. Kung concern ka rin sa client mo, dahil nga pinili kita, parang isang anak pumili kung sino yung pupunta niya, na instead na pumunta ako sa isang lawyer, pumunta ako sa'yo, kasi ikaw nga naman yung tinataguri ang idol ng buong bansa, hindi lang bansa, buong mundo. Sanlibutan yan. Pero punyeta ka. Anong ginawa mo sa akin? Instead, sana na in-assist mo ako kung ano yung nararapat. Oo nga, pina-assist mo nga ako para lang makuha yung negative result. Okay, fine. Nanalo ka na doon. Okay, fine. Na-accomplish mo yon. Pinapunta mo ako sa krame, pero putang ina ka. Anong ginawa mo? Ha? Hindi ko pa natatapos yung complaint ko. Pinatawag mo na ako ulit sa istoryo mo. Alam mo kung bakit? Kasi may trending issue ka ulit. Ano yon?
yung putang inang pinadala ni Andrew. Ha? Ni Drew Oliver sa'yo. Dahil alam mo na oras na pinalabas mo yung video na yun on national internet, radio internet, YouTube or whatever, kung saan nila ilalagay, maihihumiliate ang isang mistika. At ganun nga ginawa mo. Wow, ang galing. Later on, ginawa niyo the whole video kung paano niyo ako tinulungan. Na kunwari, dinala niyo ako doon sa kamkrame. That's just for a fucking show. Walang nangyari doon sa krame. Pinaupo ako doon. I was hoping na maganda na kung ano yung mga susunod na kabanata. Pero putang ina, pinapili mo lang ako ng dalawa. Katulad yung ginawa niya rin dito sa teacher na to. Pinapili lang niya ng dalawa. Sinabi niya sa akin na kung sakali man daw, napipiliin ko yung pakinggan kung ano yung public apology ni Drew, ni Barsaga, it means to say na pinapatawad ko na daw automatically. Wow, ganyan ba ang ating judicial system ngayon? Na hindi mo muna ipaubay doon sa tao na biktima para siya mismo ang mag-decide later kung itutuloy ba niya ang kaso. Hindi yung bibigyan siya ng dalawang choices lang. Ang choices na to, kung papakinggan ko daw yung mismong apology ni Barsaga, automatically na daw na mawala na ng visa yung aking reklamo. At kung hindi ko daw papakinggan, meaning to say, itutuloy ko daw. Paano ko nga malalaman kung bakit niya ginawa yun kung hindi ko pakikinggan mismo? Kaya yun ang naging decision ko. Pero since daw yun ang aking nagiging desisyon, so ngayon, aakuin ko daw at sakay kailangan daw pangatawanan ko yung nabitawan kong salita na kung sakali man na papayag ito, kung papayag daw ako na makinig doon sa public apology, meaning to say, wala na daw yung reklamo. Eh ako naman na tanga, oh sige, provided na kailangan din bigyan nyo siya ng medical o kaya drug test. Pero punyeta, anybody can manipulate a certain doctor or a certain place kung kailan, kung saan sila pupunta para magkaroon ng medical or drug test. Pwede nilang i-manipulate yung result. Pwede nilang sabihin na, ilagay mo na negative ang result. Ah, dahil hindi siya magsasubmit. Hindi siya magsasubmit ng drug test na positive dahil of course hindi tanga itong si Ninyo Barsaga, di ba? So ngayon nagkaroon ako ng idea na paano nga pala kung ganun ang nangyari dahil hindi ako tanga, di ba? So ngayon I have asked this Raffy Tulfo kung pwede ba bawiin ko yung sinabi ko na kung sakali man na ang result ng kanyang drug test ay negative, okay, fine, hindi ko na itutuloy yung kaso, pero kung positive, itutuloy ko. Pwes, kung sakali man na nag-submit ng negative. So, didedo ako ngayon. Pinagtatawanan ako ngayon ng mga anakids ko dyan. Sasabihin nila na, oh, mami, ba't ka pumayag? Hindi pwede yon. It wasn't fair. So, natauhan ako bago ako lumayas. Kaya sabi ko, I just wanna ask just a little moment para bawiin ko kung anong sinabi ko. Pero anong sabi niya? It's too fucking late. Sinabi niya na hindi na daw pwedeng bawiin ko kung ano yung sinabi ko kasi tapos na daw yun dahil kung pinaubaya daw niya na binawi ko, meaning to say pagtatawanan daw yung programa niya including him dahil alam daw ng mga tao na siya mismo ang may program pagkatapos Mystica ang nasunod. Wow! Nakatutok yung kanyang cameraman every moment kung nandoon kami doon mismo sa booth. Hindi yung kung sa booth na nandoon siya ha, na naila-live siya. Doon sa booth kung nandoon, kung saan nandoon yung mga staff niya. In every moment na nandoon kami nakatutok, andoon ang ebidensya niya na andoon mismo sa cameraman. So ngayon, ang sabi niya, okay, dahil nga sa lumabas nga na yung video ko na yun ay hindi naman talaga na itugma, hindi naman talaga yung date kung kailan kami nang galing doon, kundi 2 weeks prior kung kailan ako pumunta doon. So napahiya tuloy siya, di ba?
So I had proven, mabuti na lang at live yon. I had proven to him na hindi talaga totoo na ako gumagawa lang ako ng kwento to pupunta sa kanya, iiyak-iyak, and then all of a sudden, pag alis namin doon sa programa niya, and then nandun kami, nagtatawanan at sinasabi namin na, oh my God, kunwari lang ito, nagdadrama-drama. Pero hindi nyo ba alam kung ano yung nagiging impact or result ng pangyayaring yon? Kahit nga alam nung mga iba na nakaalam kung ano yung totoo, pero mas marami yung nag-upload na eto si Mystica, nandun sa YouTube, nandun sa Facebook, tingnan nyo si Mystica. Sino pa ngayon ang mga producer or director maniniwala pa sa kanyang kadramahan dahil gumagawa lang pala siya ng kadramahan katulad nito? Pati si Raffy Tulfo, ay nagoyo niya. See? Yung impact dahil lang sa video yung ginawa ng gagong Raffy Tulfo na to. Hindi pa ba sapat ang mga yun kung bakit ako nagngalaite? Hindi pa ba sapat yung sinabi ko na mismong hawak-hawak mismo nung kanyang cameraman magmula noong sinabi niya rin na hayaan ko na lang daw si Barsaga tapos na daw yung issue niya. So ngayon, ang gusto na daw niyang igiit, idiin ay itong si Olivar, si Drew Olivar. Kasi sinabihan nga naman ako ni Drew Olivar na ako ay mukhang plato. Yun na lang daw. But I know, nagagamitin na lang yun just as you, alam ko eh. Ipapadala ulit ako doon sa kamkrame ng Monday yun. Kaya ngayon, nag-text yung kanyang staff sa akin. Sabi niya na, oh, nakahanda na daw ba ako for Monday? Kasi itutuloy na daw na yung kaso against Drew, yun daw ang dadalhin mismo doon sa kamkrame. Eh, ang sabi ko naman, yes, I will go back there. Provided na dalawang kaso ang itutuloy ko. So, I was thinking na mabibigyan ako ng answer right that moment. Pero, putang ina, eto na, nagpalabas na siya ng kanyang statement na kunwari hindi daw nakalad. Pero putang ina, anong difference doon? What's the big difference in putting it there na hindi nakalive kaysa yung napunta doon sa video, napunta yung video doon sa YouTube, napunta rin sa Facebook, napunta rin throughout the world. So, what's the difference? Palusot ka pa, punyeta ka. So ngayon, dahil sa naging statement niya, na wag na lang daw pakinggan, wag na lang daw bigyan ng pansin, so completely ignore Mystica. Kasi si Mystica nga naman ay may diferensya sa utak. Well, hindi naman niya siguro ginamit directly yung ganong klaseng salita. But, kahit sino ang makarinig nun, ganon pa rin ang ibig sabihin. Dahil yung binitawan niya, sinabi niya na, Mystica doesn't need me. But instead, she needs a professional and medical help. And yon na yon, sumabog na lahat. So dahil sa statement na yon, nawalan ako ng trabaho kung kailan pa ako sana kukunin ulit ng aking boss by that time. Ha? Na instead sana, na kung ano yung naging issue namin noon, dati, yung kay President, ano, dahil yun yung naging first issue, kaya nga ako nawalan ng trabaho. At kung kailan sana ako kukunin ulit, nawala ulit yung chance ko dahil sa ginawa ng gagong Raffy Tulfo na to. So ngayon, Raffy, dahil ba sa natakot ka, dahil dinare kita na ilabas yung mga video na yon? So bakit hindi mo ako kayang harapin, putang ina ka? Bakit hindi mo ako kayang harapin? Sige, ungkatin natin yung akin ngayon. Okay? Itabi ko muna yung about dun sa bata at saka dun sa teacher, yung akin. Dahil you are claiming na isa lang yung nabiktima mo, pero ako yung pinakamay na biniktam mo dahil magmula noon nawalan ako ng dignidad, nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng pangalan, at every time na may nag-aalok sa akin, akala ko totoo. Yung pala, prank lang pala. Hanggang sa pupunta ako doon sa lugar na yon, wala naman palang totoong kukuha sa akin, kundi ginago lang talaga. Dahil sabi nila, sino pang magsiseryoso ka sa iyo, gaga ka? E baliw ka, diba? According to Raffy Tulfo, tingnan mo yung ginawa mo, punyeta ka! Paano nga pala kung nagkataong ako ay isang adora at hindi lahat ay nakayanan itong mga idinulot mong hinanakit? Hindi mo alam na araw-araw kong pinagdadasal at hindi na baling mapupunta yung sarili kong kaluluwa sa impyerno dahil hindi ko matake
na magmula nung sinabihan mo ako na impyerno na talagang buhay ko. Kaya nga sabi ko, Lord, siguro eto na nga yung pagkakataon na talagang mabibigyan na rin talaga ng kasagutan yung mga aking mga hinanaing, yung aking mga pagdarasal, dahil alam ko na ang Diyos nasa loob ko lang. Hindi ako naghahanap ng sa ang Diyos ng kahit sino man. Nandito ko sa loob ko at sinabi mismo ng Diyos na I am God, I am the Spirit, ako'y nakatira sa loob mo. Kaya kung ano yung nakita niyong video na yun, kinakausap ko, yung nandito sa loob ko. Sinasabi ko sa kanya na sana parusahan mo, Lord, because that's the only time talaga na makikilala ka, dahil alam ko, ikaw na rin ang nagsabi na sa pamamagitan ng ibang tao, doon mo gagamitin yung power mo para lang pumatay din, 'di ba sinabi mo? Kung ang isang tao ay pumatay, gagamit din siya ng tao para pumatay. This is character assassination. Kaya ginagamit din ako ng Lord ngayon. Dahil character assassination yung ginagawa niya noon sa lahat ng mga tao at kung ano naman yung paghihiganti niya through me. Character assassination, kulang pa. Kaya lahat ng mga taga-DepEd, lahat ng mga teachers, lahat ng mga magulang, na binulsi bullshit at fina-fuck shit nitong gagong fuck shit din na Raffy Tulfo na to. Huwag kayong matakot. Isa lang siya! Isa lang siyang broadcaster na nang hakot ng limpak-limpak na salapi through us in our expense. Tapos sasabihin niya, iisa lang daw ang pagkakamali niya. Putang ina ka! Kung ilang tao yung natulungan mo, mas maraming kaluluwa ngayon ang nagdurusa. Mas maraming dignidad ngayon ang pinatay mo. Mas maraming pangalan ngayon ang winasak mo. Pati kinabukasan nila. Kaya lahat, kung sino ngayon yung mga nagbabas sa kanya. Thank God. Finally, ginagamit na kayo ngayon ng Lord para ipaghigante. Ngipin sa ngipin. Diba yun ang sinabi niya? And through me, kahit sabihin lahat ng mga tao ngayon na ako'y baliw, sige, pangatawanan ko na yun. Total, lahat ng mga role natin sa mundo, lahat yan ay may purpose. Ngayon, kung ako man ang pinalabas ng Raffy Tulfo ngayon na baliw, well, thank God, Lord. Dahil sa verse sa Biblia na isinabi no, I will use the foolish things or I will use the foolish person in order to shame the wise, and I will use the weakest things or weakest persons. Di ba weak na ako, walang wala na ako? Kasi pag meron ka, may power ka, di ba? Pero sabi niya, I will use the weakest things or the weakest person para i-shame din niya kung sino yung mga strong. Wow, she's strong siya, di ba? Kasi marami na siyang nakamkam na pera, di ba? Pero putang ina ka, yung perang kinamkam mo, kulang pa yan para pagbayaran mo kung ano yung mga winasak mo na mga buhay ng mga tao, lalong-lalo na ako, yung teacher, at kung sino-sino pa na nag-come forward, na sa akin na sila. Kaya Raffy Tulfo, putang ina ka, fuck shit ka rin! It's payback time. Pero di ba ikaw na rin ang nagsabi na it will not affect you? Good. Dahil it will not affect you. Sige. Sinabi mo na you are going to continue what you are doing. Meaning to say, you are going to continue destroying everybody's life until you die. Well, ako ngayon ang pinila ng Lord bilang salita niya. And I would never, ever stop
to do my mission para rin ilagay ka kung saan ka na ilulugar. Putang ina ka!